ano. Woo! Antarek. Yan guys, bale i-review and i-trail natin tong fork na gamit ko ngayon, which is XCR32 na coil, hindi siya air. Ipapakita ko din yung ibang clips na ginajump ko siya and kung paano ko siya ginagamit sa trail. And syempre yung fork mismo kung paano siya nagpe-play. I-share ko din yung experience ko sa fork na to, kung ano yung mga naging issue niya. And syempre kung ano yung mga nagustuhan ko. So tara guys, nilagyan ko lang siya ng Durolux sa decals guys, pero XCR style talaga yan. Size 27.5 na quick release, straight tube din, and may taba na 32mm na stanchions. Yung lockout ng akin working pa, pero ito yung kadalasan na nakikita ko na sira na XCR. May nabibili na itong cartridge na XCR sa Shopee, mga nasa 600 to 800 pesos ata. Kung gusto nyo ng pambaragad na fork sa trail, may recommend ko tong XCR. Sobrang ganda ng play niya and yung issue niya lang is lockout din may kabigatan. Sa looks, wala namang problema para sa akin. Iingatan nyo lang yung stanchions na hindi magasgas. Maintenance din talaga dapat guys para tumagal sa inyo yung fork nyo. Bigat o weight pala ng XCR coil fork na to ay nasa 2 to 2.5 kilograms. Kung di ka naman maselan sa weight, not bad na yun. Lalong lalo na sa budget fork na to na subok na matibay at recommended ng karamihan. Pwede ka din umorder ng conversion kit kay Sir Celestino ng Bike Enhancer sa Pasig. Syempre para malesen yung bigat ng fork mo kasi nga kinonvert mo na siya into air. Downside lang para sa akin is mabigat siya. Yung lockout din naman issue sa akin kasi palagi lang naman siya nakabukas. Pero natural lang daw yun sa XCR, sabi nga ng iba, disposable cartridge. Sobrang solid ng performance ng fork na to. May warning pa nga na not for free ride, downhill, or jumps ata yun. Pero nakakailang jumps na ako and wala pa rin nagiging issue hanggang ngayon. Wala rin ako nakikita o nababalitaan na nababali yung lowers ng fork na to. Bale, ipapakita ko yung clips ng jump ko o jumps namin. So tara guys. Guys, bale yun lang may sabi ko sa fork na to. Sobrang sulit ng pera nyo dito guys, hindi kayo bibigyan. Di katulad ng ibang forks dyan na nababali yung lowers. Yung lowers neto, yun lang yung magnesium, kaya yun lang yung magaan.
Yung looks niya naman okay na okay para sa akin. And yun nga, yung downside niya lang is mabigat. Kung gusto niya ng fork na sobrang tibay, maganda quality, and budget friendly, recommended ko tong XCR guys. Kung malaki naman budget nyo guys, dun kayo sa higher model ng Suntour. Kung umabot ka man sa dulo ng video na to, please like, share, comment, subscribe. Maraming maraming salamat sa panonood, lalong lalo na sa 460 na subscribers natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na for more videos. Thank you guys, keep safe sa ating lahat.